Hi guys, welcome. This is Rizan Taro. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Oh, Knight of Wands. The Fool, Five of Cups in reverse. Ay, para ba may pagka-player type ka? Or else, you're a happy-go-lucky person? Hindi pa gaano nagsiseryoso? Or maybe nasaktan ka sa relationship mo, kaya hindi ka nagsiseryoso, ayaw mo seryosoin, or uncommittal ka, ganun. Gusto mo lang mag-enjoy muna sa buhay, to pursue your passions, gusto mo ng excitements, mga ganyan, and to be happy in life, to pursue your goals, your kung ano yung things, bagay, or person na nagpapa-excite sa'yo, mga ganun ka, ganun yun sa isipan mo. This is you. Takot ka mag-raised, or ayaw mo mag-raised on something, someone. What's with the Fool in reverse here? Oh, takot ka mag-offer ang manuyo, ang kausapin, or ang mag-offer ng cup of love on someone para mag-reunite kayo. Yeah, takot ka. Or kung hindi man takot, ayaw mo. Kasi naka-recover ka na din sa loss, sa pagkawala ng tao na yan. You're okay na, or maybe stable ka na emotionally. Hindi ka naman ganun stable emotionally. Pero, naka-recover ka na. Hindi ka na yung parang mukmuk na mukmuk, and then yung iyak na iyak. Hindi ka na sad. You're not sad right now. Hindi ka na depressed. Hindi ka na affected yung mood mo. So, you're driven on something, on someone, mga ganon. Or maybe your passions in life, your goals in life, or to do something. Now, ano yung gusto mong i-pursue sa buhay mo? Ano yung gusto mo? It doesn't matter. Ano pang energy mo yon? Four of Swords in reverse. Oh well. Hindi ka makatulog. Hindi balance yung isip mo eh. Kahit na hindi ka na depressed or nanghinayang or nagre-regret na matinding yung naging emotional ka dahil nawala sa'yo. Pero yung isip mo parang hindi nagpapahinga. Hindi balance. You need to relax your mind. Hindi relax yung isip mo. Hindi relax yung isip mo. Siguro ang dami mong iniisip. Madami ka bang iniisip? Madami kang iniisip eh. King of Pentacles. Siguro yung work mo, ganun. Ano yung mainiisip mo? Ba't ang dami mong iniisip? Na-stress yung isip mo. Yung maklaruhan ka, yung what's with the Two of Swords in reverse here? Let's see. Okay. Three of Pentacles, the Magician. Kung mag-invest ka ba sa person mo, mga ganun, parang nagdadalawang isip ka pa eh. So, kung connected ba to sa person mo? Past person, ganyan. Connected ba yan yung iniisip mo? Oh, yeah. Yeah, kung magsimula ka na ba ng pamilya, mga ganyan eh. Ganun yan. Kung mag-settle down ka na ba, or or else ay magseryoso na you'll offer this huge pentacle, parang lahat na yan eh. No? Sulit, no? I-offer mo sa kanya, or you're ready to commit, mga ganyan, ready to start a family, to purchase a house and lot sa tirahan ninyo. So, yun ang pinag-isipan mo maigi.
to build a family, mga ganyan, or to build something with that person, connected sa person mo, or you will work as a team din pati, or you will build a family na gagawin mo ang lahat na para hindi na stuck yung connection nyo, para hindi na ganito. Kung mag-take ka na ba ng action, na hindi ka na ba magpapigil, mga ganyan ba, na magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa, na you're willing to give, maybe to message your person, to mag-start, or to invest, kadalasan mag-invest ng ano sa person mo. This is a Queen of Pentacles. Actually, dumikit lang to. Queen of Pentacles. It's a Queen of Pentacles. So, ang mag-invest ng pwedeng pera, or kahit puntahan mo siya, you need money, right? Kailangan mo talagang kumbaga tutukan, no? You need to maybe time, effort, para mapangasawa mo siya, or your resources. Bakit anong tingin mo sa person mo na yan? Mahirap. Tingin mo sa kanya mahirap. Na ready ka na mag-share ng resources mo sa kanya. Money. Tingin mo sa kanya mahirap. Baka nga naman. No? Bakit anong tingin mo sa kanya, sa person mo? Kailangan niya ng pera? Ganon? Hindi naman. you're willing to share your resources. Siyempre, kung kasama mo na sa buhay, mag-share. Kung may tulungan sa inyong dalawa. Hindi lang sa'yo yung pera mo na. Okay? Hati na kayong dalawa. So, hindi naman ibig sabihin na yung ipon mo ay bigay mo sa kanya. No? Nasa pag-uusap niyo yun. Kung may mga anak kayo, no? Kung hindi naman gold digger yung person mo, ay wala siyang pakialam sa pera mo. Kumbaga, lalo kung babae ka. Pero kung lalaki, syempre may mga responsibility, lalo pag may anak kayo. Ganon. Kumbaga, magiging a good provider dapat, mga ganon ba. Na, lalo kung lalaki, kasi yan talagang kadalasan na kailangan na yung napoprovide financially. So, swerte na lang lalaki pagka madiskarte din yung babae na hindi lang umaasa sa kanya financially. And hindi gold digger. Eh kung gold digger, sa kanya lang aasa sa lahat. No? And hindi na mapapatol sa kanya kung wala siyang pera. No? Pag gold digger, ganun yung sign ng mga gold digger. Sabihin mo, kung wari, makatagpo ka ng gold digger, sabihin mo, kung wari, sinabi mo nga, madami ka pera, no? Ay, gusto niyo yan. Ganun yun, guys, ha? Ito, hindi sana bubuking ako, ha? Kumbaga, at least meron kayong idea, no? Kung sakali na makatagbo kayo ng mga gold digger, kasi madami naman talaga yung ganyan, eh. Madami yan, lalo sa internet. May mga ganyan ata, lalo pagka babae, no? Ay, guys. So, yeah. Madaming ganyan. Lalo pag babae sa internet ata yan, no? Or, meron, I don't know, merong lalaki. I think meron din siguro, no? Mga scammer naman tawag sa lalaki, pero iba yung gold digger. Yung pag may pera lang, jowa ka niya. Pero pag wala, pag sinabi mo na, ay, na-bankrupt ako, no? Nawala na ako ng pera. Pag ano yung sinabi mo, naubusan ako ng pera, naghihirap na ako yun, iba-block na niya. Or else, gagawa na yun ang alibay niya. Maghanap na yun ng iba na pwede niya mututan. Mga ganun. Ayan, gold digger eh. So, ano lang yun. So, hindi yan magtsatsaga sa walang pera yung mga gold digger. Kaya nga gold digger. So, yung gold digger lang ha. So, ganun talaga guys. No? May ganyan talaga. Gold digger ba yung person mo? Gold digger ba? Tingnan nga natin kung gold digger. Gold digger din. Hirap na mo. Gold digger. Pero hindi lang malala. Kumbaga,
handa ka din yung mahalin na maging partner talaga. Ganun. Oh, yes. Na mahalin ng tuloy-tuloy, ganun. Kumbaga, lalo kung lalaki ka, no? Yung mabigyan mo siya ng magandang buhay, ganyan. Pero kung babae ka, ano bang nagustuhan sa'yo ng person mo? Yung personality mo? Yung personality mo naman eh. Hindi ba yung pera mo ang nagustuhan ng person mo sa'yo? Hindi. Hindi yung pera mo ang nagustuhan sa'yo ng person mo. Pero may pagka-gold digger din siya. Ganun. So, see? Pero, personality mo na gusto niya. O baka, na-inlove din siya sa'yo sa tagalan ng relationship nyo. Na naging relationship nyo. O, na-inlove din siya sa'yo. Parang na-build ba yung spiritual connection. Na nagkaroon kayo ng spiritual connection. Connected kayo na nafe-feel yun na yung isa't isa. Nararamdaman yun na yung energy na isa't isa with the high priestess here. So, lumalim. No? Hindi lang mababaw, kundi lumalim yung inyong connection, yung love niya sa'yo. So, ganun. Parang ocean, malalim. No? Ano ba yan? Ano kalalim yung love niya sa'yo? Napamahal siya sa'yo? Parang ano? Ano? Parang ano to? King of Cups. So, napalalim nga, no? Parang sa King of Cups na deeply in love siya sa'yo, actually. Yung person mo na yun, na deeply in love siya sa'yo. So, hanggang ngayon ba, deeply in love pa rin siya yung person mo na yun? Oh, yeah. Yes. Oh, that's good. Good news for you. Yes. Kasi gusto niyang bumuo ng pamilya with you. Ikaw yung wish niya na magkaanak kayo. Yung ganun. Ikaw yung wini-wish niya. Ikaw yung wish fulfillment niya. Kumbaga, ikaw yung pinapangarap niya o wini-wish niya na bumuo ng masayang pamilya, ang maging husband and wife, and then may anak kayo. Ganun. Yung magkaroon kayo ng baby, na makabuo kayo ng baby, na bunga ng pagmamahalan niyo. Yung ganun. Isang happy family, kompletong pamilya, o buong pamilya. Ganun ba? A happy family, your person is looking for that. Parang ganun. Oh, yan ang kanyang vision, pinapangarap, mga ganun. Yeah. Kasi na-inlove talaga siya. Siguro sa iba, may pagka-gold digger din siya. Siguro, dahil sa hirap ng buhay, siguro, yung pagka-gold digger niya ba, yung naisip niya na maka-out siya sa hirap ng buhay pag nakapag-asawa siya ng mapera, maganda yung buhay, na mayaman, gano'n. Gano'n ba yung pagka, oo, na maging ganto na yung buhay niya, Ten of Pentacles. Pero na-inlove din siya talaga sa'yo. Hindi yung pera mo ang nagustuhan niya sa'yo. Yung napa-inlove siya sa'yo, kundi yung personality mo. And talagang lumalim din talaga yung feelings niya sa'yo. Lalo, parang may spiritual connection sa inyo. Inulit ko lang kanina. Yung kanina, Ten of Pentacles. Yes, para masagana yung buhay ninyo, prosperous. Para hindi na siya siguro mamroblema sa gastusin, lalo pag may mga anak kayo, yung gano'n, na everything is there, yung gano'n na. Siguro, kasi hindi na makasalanan ng tao, mahirap yung mamuhay na mahirap eh. No? Minsan, may, kumbaga, nakalaan na, o naka, parang pinapadaan sa challenges, pwede din ganun, or minsan, maring may generational curse, or karma, bad karma, mga ganun ba, or else ay merong nanalabahe o nanabutahe sa kanyang kabuhayan, sa kabuhayan ng family niya, mga ganon. Kung kaya nag-ihirap o mahirap sila, pwedeng ganon. You know, baka naapektuhan yung finances ng person mo ng mga harm ng ibang tao, lalo yung spiritual attacks, mga ganyan. Mga spiritual pang-atake, yes, naapektuhan niya yung kanyang finances, yung kanyang kabuhayan, o yung kanyang trabaho, pwede din ng mga spiritual attacks, pang-atake, yung na-atake spiritually, pwede mga witchcraft, kung ano, ina-atake nila, o bad luck spells, mga ganun yung ginagawa sa kanya. Hindi. Witchcraft, or pinapasalbahe sa Diablo, katulad din sa Tanas, mga ganun, yung kanyang kabuhayan, pinapasalbahe sa Diablo, which is, mukhang nagkakaroon na ng justicia, balance, sa kanyang finances ng person mo na yan. Nagkakaroon na ng, yes, parang siya na yung may control ng kanyang finances,
ng kanyang buhay, sariling buhay, naging positive na din yung person mo, nagkakaroon na ng balance, justicia, para sinaserve na yung justice sa ginawa sa kabuhayan o sa kaperahan, sa finances ng person mo. Pwedeng work man kung nagtatrabaho yun, o kung business, o ano man yung source of income niya. That's why nahirapan siya sa financial. So, see? So, ayan guys, pina-atake kay Satanas yung kanyang finances. At baka hindi lang finances niya ang pina-atake kay Satanas. Baka meron na. Ano ba yan? Magkukulang ba yung patake kay Satanas? Iba yan sa kulam eh. Iba yan. Hindi bang kukulang ang tawag doon? Ano siya? Kampo ng kadiliman? Na tao? Kampo ng kadiliman. Ganon din naman yun eh. Pero, it's a witchcraft. Pero, iba lang siya sa kulang ba? Magkaiba yun, guys. Matagal na bang gawain ng nagsusumon o matagal na bang gawain ng taong nagsusumon sa person mo? Matagal na bang gawain ng taong yan yung pagsusumon kay Satanas? Yung nagsusumon kay Satanas para salbihin yung person mo. Matagal niya na bang gawain yan? Matagal niya nang gawain yan? Oh, talaga may effort pa. Yeah, matagal niya nang gawain yan. Yeah. Kampo ng kadiliman. So, alam niyo na kung saan ang patutunguhan ng kanyang kaluluwa ng mga ganyan. Kampo ng kadiliman eh. Kampo ng kasamaan. Matagal niya nang gawain yan. Matagal niya na bang ginagawa yan sa person mo? Sa buhay ng person mo? Sa anak buhay ng person mo? Sa work ng person mo? Kung ano may... Matagal niya nang ginawa yan. Hindi naman matagal. Pero matagal niya nang gawain yan. O... Pero matagal-tagal na. Kahit pa paano matagal-tagal na ginawa niya sa person. O matagal-tagal na. Pero hindi talaga matagal na. Matagal. O ilang taon na siguro. Dahil saan? Sa inggit? O kaya ginawa niya yun sa person mo? Nainggit siya? Hindi. Hindi dahil sa inggit. Na-insecure siya sa person mo? Na-insecure? Na-insecure. At... Na-intimidate sa person mo? Na-intimidate din sa person mo? Yeah. Ano pa? Ako, ano pang reason niya? Ano pang dahilan kung bakit nagsusumon siya kay Satanas? Para salbayin yung person mo? Queen of Cups. Dahil naghiwalay sila ng tao niyang naghiwalay ba sila o nagkalabuan sila, nag-split sila, nagkalabuan sila ng taong mahal niya. Ng taong mahal niya, naghiwalay sila, ganun, o nag-split sila o nawala, hindi. Dahil sa taong mahal niya. Dahil sa taong mahal niya. Na anong nangyari sa taong mahal niya? Hirapan daw. Parang nagdurusa. Anong pagdurusa? Konti yung pera. So, sinisin yung person mo dahil konti yung pera ng kanyang minamahal. I think it's upright. Pero ayaw mo na. Ganun pa rin yun. Konti na yung pera ng ano niya. Ng minamahal niya. Yung person mo ang sinisisin niya. Dahil daw, ano, demonyo daw yung person mo. Demonyo daw yung person mo. May devil eh. Demonyo daw yung person. Bakit? Siya yung demonyo. Siya yung nakapag-ugnayan kay Satanas eh. So, siya yung demonyo. Dahil may ginawa daw na kadimonyohan yung person mo sa kanyang asawa ba? Kasi mayroong ano, four of wands sa kanyang asawa. Yeah. May ginawa daw na masama o kulam yung person mo. Hindi. May ginawa siya na spell
spell, let's see, spell daw. na may ginawa ba talaga yung person mo na spell sa kanya? Nang wala, para magdusa. Pinagbibintangan niya yung person mo. Pinagbibintangan niya lang yung person mo kung bakit sila nagdurusa financially. Nine of Pentacles. Hindi niya daw pinagbibintangan. So, anong tawag doon? Pero walang ginawa yung person may na-spell eh. Na para magdusa siya financially. yeah. Mahirapan yung kanyang person. Ano lang, superior daw yung person mo. Ano bang ginawa ng person mo sa kanya? May ginawa ba talaga ang person mo sa kanya? Sa asawa niya o sa person niya? May ginawa? Ano to? Parang sinut niya. Sinut niya. Yeah. inatake ng person mo? Na ano? Bunganga? Hindi. Inatake ng psychic attack? Tingnan natin. Psychic attack. Psychic attack ng person. Person niya, siguro nag-focus o sa galit ng, ano, baka nag-away. Nag-away ba yung person niya at person mo? mukhang nag-away sila. So, inil-wish siguro ng person mo, kamo. hindi. Siya psychic attack talaga. Na psychic attack. Pero, psychic attack ba talagang ginawa ng person mo? Psychic attack? Clarify ko lang. Oh, psychic attack nga. Psychic attack? Bakit psychic ba yung person mo? Hindi naman. Na psychic attack siguro dahil depressed yung person mo ba? O sa galit niya? Ganon? Hindi dahil sa galit niya eh. Nag-away siguro sila. Nag-away nga daw. Dahil sa sama ng loob niya. Sa sama ng loob niya. Harap-harapan siyang ano. Yung inatake. Harap-harapan inatake yung person mo. Oh, deceit to. Deceit. So may ginawa yung person niya sa person mo na deceit. Scheme. Deceit, oh. Yeah. Scheme na nasaktan yung person mo siguro dahil sa ginawa nun. Siguro naisip ng person mo palagi yung person niya, galit na galit yung person mo or naisip niya yung ginawa sa kanya. So parang na psychic attack. Oh. Pero yung kadalasan na psychic attacks guys ay hindi naman sinasadya yan. Talagang pag naisip lang talaga lalo pag negative yung aura na dahil sa maring matinding galit or puot or negative, basta negativity, no, sa person na yan, lalo at kung nag-away sila, ayun, so malakas lang talaga, or yung pag-iisip nun, ng person mo, dahil saan, sa inis din, or, hindi daw eh, nag-away kasi sila, sa sama ng loob, sumama yung loob ng person mo. Kaya ganun, siguro pa na yung isip nyo na ganito, ganyan yung ginawa na mga ganun. Ginawa nila sa akin, mga ganun. Na deceit, pero meron talagang ginawang deceit kasi yung asawa niya or person niya, no? Yung kanyang lover sa person mo. Kaya ganun. So, sino ang nauna? Yung person niya ang nauna? Oh, person niya palang nauna eh. Ay parang hari ba? Gustong dominahin yung iba, yung person mo. Para bang ano yan? May authority? Parang hari nga, hari-harian, mga ganyan ba? O may ginawa pating deceit sa iyong person, kaya ayan. At sinadya ba ng person mo na psychic attack yung person niya? Alam niya may psychic attack? Sinadya daw ng person mo
So, alam ng person mo yung psychic attack. Sama ng loob niyo. Pero, iman ko. No comment, person man. So, you know, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Pero matagal niya nang gawain daw talaga yan eh. Bago pa mag-away yung person niya at yung person mo, matagal niya nang gawain yan na nagsusumon siya na kay Satanas. Matagal niya nang gawain yan, no? O kasi defensive na daw siya. Depensa niya daw. Depensa niya daw sa Satanas. Inyalam dalhin sa Satanas yung kaluluwa niya sa impyerno. So yan guys. Taurus, Virgo, Capricorn. So bakit kaluluwa niya ni? Ano pa kinapin dyan sa kaluluwa niya? So yan. Ano yung sinasabi niya? Satanas, ganito, ganyan. Gawin mo ito sa kanya. Untog mo ulo niya. Sabi niya siguro. Ganun ba yung ginagawa niya? Ganun ba yung sinasabi niya kay Satanas? O ganun yung ginagawa niya? Untog mo yung ulo niya ako. Ano siguro, no? Nananalangin kay Satanas? Ganun ba yun? Nananalangin siya? Hindi nakikiusap siya o sumusuyo, nakikisuyo siya kay Satanas. Parang ganun o nakikisuyo siya kay Satanas. Ganun yung ginagawa niya. Yun nga lang. Kay, ay, matinding kapalit niyan. Forever life. Hindi lang lifetime. Eternal life. So, ganun. So, alam niya na, pag mga ganyan, kung ano yung kapalit niyan, may kapalit kasi yung mga ganyan. So, kaluluwa niya yan. Kain natin sa kaluluwa niya. Demonyo na yung person mo, sinakik attack ng person niya. Kasi may ginawang deceit, sly, scheme, at tricks, patagong, deceitful, na scheme talaga, may ginawa sa person mo na gano'n. Maharap-harapan, nasaktan yung person mo, sumamailog ng person mo. So, ganun. Ano yung message ng person mo sa'yo? I hear who I really am from you. Tinago niyo sa kung ano yung totoong siya. May tinago daw siya kung ano yung totoong siya. Siguro meron siya mga hindi na sabi sa'yo, mga ganun ba. I couldn't let you get close to me. Ay, hindi ko pa natanong eh. Ulitin ko ha. Ano pa yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? I am grateful for the spiritual lesson. So, grateful daw siya sa natutunan niya sa'yo na spiritual lesson. So, ganun. Appreciative yung person mo. Kilala ka niya. Na-meet ka niya. So, ganun. So, ano na ba yun? So, ayan. Ano ba mangyari kay Satanas? Mapulbo na ba yan? Yeah, mapulbo daw yan. Mawasak na ba yan, Satanas na yan? Mawasak na ba yan? Ay, hindi pa mawasak. Mapulbo lang. Baka mawasak din. Ano bang mangyari dyan kay Satanas na yan? Malapit na ba yung end niyan? Katapusan ni Satanas na yan? Hindi pa. Mapulbo lang. Parang ma-disappear. Babalik sa impyerno. Mukhang hindi pa malapit yung kanyang katapusan eh. Parang pinapahaba pa yung kanyang buhay dito sa mundo. So, pero yun sa ano, bumabalik sa kanila. Sa kanila na itong matama. Alright? Ganun yun eh. Kanina. Yun ang pagkalala ko sa umpisa ng reading. So, madami na kasing pasikot-sikot kanina yun. Yun ang naalala ko kanina ha. Na, bumabalik sa kanina. Sa kanina na tumatama.
May inuutos niya sa kay Satanas, kanya na tumatama. O, mga ganun. So, bakit? Dahil nagkaroon ng justisya. Balance. Justisya. Baka nakaruma na. O, mga ganun. Ay, nako. Yung person niya o asawa niya, anong una sa person mo? So, ganun. Hindi yung person mo, hindi mali yung person mo dyan. Hindi yung person mo may kasalanan dyan. Yung person niya. Deceitful, liar, at selfish, with a seven of swords energy. And, may ginawa siyang patago. Sumumailog ng person mo. May ginawa siya, may ginawa. Nag-away pa sila. Dahil doon. So, ayan. May ginawa sila. So, let's see. Ano ang iniisip ng person sa'yo ngayon? Kasi mahal ka naman daw ng person mo. The moon in reverse. So the moon in reverse, iniisip ng person sa'yo ngayon. La 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 la. Wala. Pero pag iniisip ka ng person mo, ano yung iniisip niya? So ngayon, wala siya iniisip sa'yo. The magician. Kasi with the magician here, the page of wands. Amay po yung pigil sa'yo. Amay po yung pigil sa'yo. Na, gumawa ng aksyon o gawin ng lahat para mo. May po yung pigil sa'yo na mag-take ng aksyon sa kanya. Na ipurso siya. O may pumipigil sa'yo na na maging driven, na ma-excite ka, na maging positive ka sa connection nyo. Of course, sa connection nyo. Yeah. Yes, King of Wands, na maging goal-driven ka pagdating sa connection nyo yung dalawa. Tama. Para bang, ito guys, oh, may nagpipigil nga sa'yo. Magician. Meron nga ba? Napipigil sa'yo? Meron nga. Meron nga. Ano yan? Makukulang ba yung pumipigil sa'yo? Hindi. Yun ba yung nagsumon kay Satanas? Yun din ang yung nagsumon sa, kay Satanas para salbayin yung kabuhay ng person mo or yung person mo. In general, mga ganun sa lahat na aspeto ng buhay niya. Yan ba ang pumipigil sa'yo? Tingnan natin ah. Oh, yeah. Yeah. Yes. O kaya parang wala ka nagawa. Mukmuk na lang. Malungkot. Hinayang. Wala. Baka siya din na may kagawawan. Ipaghiwalayin kayo. So, ayun. Diba? Hmm, yun naman ang kanyang strategy. Yun ang kanyang ginagawa. Nagsusumon. Kay Satanas. Baka close silang Satanas. Close ba silang Satanas? Close? Hindi. Kung kaya nga nasusumunan niya may kasi syempre, kukunin niya yung makaluluwa. Ganon, para makuha niya. Yun na yung kapalit na daw. Kaya ba? Hindi sila close. Kumaga kaya yung sinusunod o yung mga ganun. Para may rason si Satanas. Ay, ako yung kaluluwa. Sinunod ko yung sumon yan. Ganun lang yun. So, ayan. Pero, ano ngayon ang mangyayari sa inyo ng person mo? Kaya mga possible lang ha. Mga possible. King of Swords. Seven of Cups. Mukhang may possibility naman na makapagsimula kayong dalawa. Mag-reach out siya sa'yo
or yung makapag-umpisa kayo ng relationship with the Page of Pentacles, na magawa nyo din, no? Na makapagsimula ulit. Pero merong bitter dito na gusto mang-confuse, manglito sa inyo. Yung sinumon niya, which is si Satanas. Yung bitter, this someone, no? A bitter, yung ito. Yung parang gumagawa ng witchcraft, nagsusummon, hindi siya mangkukulam. Summon lang siya. Iba yung kulam eh. It's a type of witchcraft also, basta iba siya. So, ayan. Pero sa kabila ng ganon, you can determine, you can decide na, no? Pag-decide na kayo na, simula. May possibility. May possibility. Ano pa ang mga possibility na mangyayari sa inyo ng person? Mga possibility lang, ha? Kasi may devil. Yung mga possibility lang na mangyari, tingnan natin. Three of Swords in reverse. Ay, Wheel of Fortune, siswertehin kayong dalawa, guys, na magkabalikan pa kayong dalawa. In reverse, eh. The Wheel of Fortune at upright na kayo. Kumbaga, pagtagpuin na kayo ng tadhana, you will be together. Swertehin kayo na magkabalikan kasi in reverse yan. So, yun ang makapagsimula kayong muli sa kabila ng mga challenges. No? Parang may ups and downs, parang will. No? Dumaan muna sa butas ng karayom, parang gano'n yung relationship niya. So, ito na lamang, guys, or yung connection nyo. Ito yung connection na lang. So, ito na lamang, guys, for collective reading. So, magagawin pili ito sa aking channel. Please do subscribe at huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button nang sa gano'n ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya po ko. At paki-like naman po at paki-comment rin sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.